Good morning po sa ating lahat. Pasensya na po kayo sa aking background ngayon dahil andito ako sa likod ng bahay. Kasalukuyang hinihintay ko lang yung aking alaga na nasa sala. Maya-maya kunti, papaliguan ko naman siya. Katapos lang po namin mag-almusal. Kaya po ako nag-video ngayon kasi nung last Friday, nanonood ako ng Rapitol po. Naulit na naman uli yung kinainisan ko na yung scammer, yung inuuto yung mga minor edad na magpadala ng mga picture na hubad. Naulit na naman yun. Kasi ganito yun guys. Last 2 months, may na-experience kasi ako. Dapat noon ko pa, last month ko pa ito dapat sabihin, pero sinasarili ko na lang. Pero may nakakaalam nito, dalawa sila nakakaalam nito. Kumbaga, nasabihan ko. Pero yung pamilya ko, hindi ako nag-open sa kanila. So ngayon, hindi ko na talaga mapigilan, no? Ganito kasi yon, last 2 months, meron akong inaccept. Bago ko siya inaccept, tinignan ko muna yung background niya. Mukhang mapagkatiwalaan naman at parang innocent ang mukha. Nung inaccept ko na siya, after 2 days, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, "Hello, good morning," sabi niya. "May kilala ka bang ganitong tao?" May minention siya. Hindi ko na lang babanggitin guys kung ano yung pangalan niya. No? Sabi ko, "Sino ba yan?" "Ay, wala akong kilalang ganyan." Sabi ko, "Bakit ho?" Sabi niya, "Kasi nagpapakalat siya ng mga nude pictures sa social media. Sa Facebook at saka sa TV station." Sabi niya, "Ha?" So, nag-isip ako ngayon. "Bakit mo nasabi yan?" Sabi niya, "Totoo yan. Nagpakalat siya ng pictures niya." Iniisip ko, meron bang ganun babae magpakalat ng sarili niyang picture sa social media? Unang-una, hindi ko naisip yun. Pero hinayaan ko muna siya. So, tuloy-tuloy yung namin, yung usapan namin. Maya-maya, nagsend na siya ng pictures ng babae. Diyos ko, nangilabot talaga ako. No? Lola na, mahaba ang buhok. Siguro mga mag-70 years old na siguro yun, o 60, 65, 67. Nakahubad siya guys, kita yung dede niya. Nakasakay siya sa kotse. Tapos, bali 3 pictures yun. Ang isa nasa banyo, nakahubad, pinipicturan yung sarili. Yung isa, nakahiga, pinicturan yung sarili. Alam niyo guys, nangilabot talaga ako. Pero, sabi ko doon sa nag-send sa akin, "Bakit meron kang ganitong picture?" Sabi niya, sinend niya sa akin yan eh. So ngayon, bakit mo sinend sa akin? Anong gusto mong mangyari? Sabi niya, pakisabi mo naman sa kanya na na bayaran niya ako. Sabi ko, babayaran kanya? Bakit? Anong meron kayo at babayaran kanya? So ngayon guys, dahil nagalit na ako, nakipagdebate na ako sa kanya. "Alam mo ba yung ginagawa mo yan? Siguro nakikipaglandian ka sa babaeng to. Siguro hiningian mo siya ng pictures o kaya binigyan kanya ng pictures. Ngayon, minodos mo siya at tinatakot mo siya na kapag hindi mo naibigay yung gusto mo, ikakalat mo yung picture. So ngayon, ipinasa mo ngayon sa akin. Ano naman ang mangyayari ko dyan? Anong ko dyan? Alam mo ba sa ginawa mong yan? Itong taong ito, tutulungan ko to. Makalapit kay Sir Tolpo. Alam mo ba yung kaso mong yan? Makukulong ka. Ha? Makukulong ka ng 6 na taon at magbabayad ka ng danyos na 100,000 cash." Ganyan ko siya. Tinakot ko yung sender. Tinakot ko siya. Sabi niya, "Ang sama mo naman." Sabi niya, "Oh, hindi." Sabi ko, "In my power, gagawin ko lahat. Tulungan ko yung babaeng ito." Inano mo to eh. Tinakot-takot mo to eh. Ngayon, alam mo, sinerch ko yung pangalan ng babae. Taga-Australia. Taga-Australia. Friend din ng kaibigan ko. Classmate ko. Ngayon, kinausap ko yung classmate ko.
No, kilala niya ito. Kilala niya nga, pero nung inano, sinerch niya, tiningnan niya yung Facebook, wala na. Deactivate na yung, deactivate na yung Facebook niya. At saka, doon daw sa trabaho ng ali na ito, wala na, hindi na raw siya pumapasok. Parang gumuho yata ang mundo ng babae ito. Alam nyo guys, sana maging aral naman ito sa mga kababaihan. Huwag po kayong gumawa ng ganitong sitwasyon na nakahubad kayo, magpipictures kayo sa sarili nyo. Yung mga kabataan dyan, please gabayan nyo po ang inyong mga anak. Mahirap po yung ganitong sitwasyon. Naalala ko lang po kasi nanonood ako nung nakaraan Friday. Ganun na naman po. Kaya ito ngayon siniwalat ko, guys, mga kababaihan, lola man o mga matata, mga ano, edad na o mga kabataan, please po, maging aware po kayo sa social media. Huwag po kayong pauuto sa mga taong nandidihado o kaya iba-blackmail kayo, hihingian kayo ng pera. Una-una, may in love kayo ng ganon. Tapos, gagawin nyo, huhubad kayo, maibigay lang ang gusto. Huwag po, isipin nyo po ito. Puta na loob po. Kahihiyan po ito. Sa babaeng may-ari ng pictures na ito, alam mo ba yung lalaking ito? After ko siyang tinakot, dinilit niya lahat yung pictures na sinit niya sa akin, pati yung account niya na tatlong beses siya nagpalit-palit. Dinilit niya lahat. So, pati yung kaibigan ko na naging friend niya, ganun din, na-delete na rin lahat. So, natakot siya dun sa sinasabi ko, guys. Natakot siya. Kaya sana po, sa lahat ng mga kababaihan, huwag po kayong magpauto. Huwag po kayong magpa-blackmail. Iyan po ang unang-unang sinasabi ni Sir Rapi Tolpo hanggang ngayon. Na huwag kayong hubad-hubad o magpapakuha ng pictures. Dahil baka pagdating ng araw ay pagsisihan po natin ito. Pagsisihan ito at ilang beses man sasabihin, pagsisihan talaga ito. So, ito lang po guys at kalungkot man pero sana po magiging aware na po tayong lahat, no? Magandang umaga po at ako po'y magpapaligo na sa aking alaga andyan na ngayon sa banyo. Muli po si Lola Bitsay ang inyong linggo. Nagmamahal. Muah.